Ginunita ng mga Tomasino ang ika-119 na taong kapanganakan ni General Miguel C. Malbar sa Santo Tomas City, Batangas nitong Biyernes ng umaga, Setyembre 27. Pinangunahan po ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na nagsilbi bilang panauhing pandagalang opisyal na pagbibigay pugay para sa anibersaryo ng kapanganakan ni General Malbar. Kabilang sa naturang seremonya, sina Santo Tomas Mayor Attorney Art June Marasigan at Vice Mayor Catherine Ferez, kasama rin si Batangas Vice Governor Mark Libiste, mga kaanak ni General Malbar at ang ilan pang kawani at opisyales ng lokal na pamahalaan. Narito ang naging panayam. Laging magtalo-talo at mag-away-away. Kailangan po magkaisa. Yan din po siguro yung mensahe kahapon ng alyansya para sa bagong Pilipino na magkaisa. Kaya nagpapasalamat po tayo. Karangalan po maging bahagi ng administration. Ano pa po yung mga plano niyo po yung case naman? Upuhin po natin siguro yung sinimula natin na pagpinagtas natin para po makatibay po lalo yung ating territorial integrity. At hindi tayo masapok uli, kagaya po ng pinaglaban ng General Malbar na ating pinagdiriwang ang kaharawan ngayon. Hindi naman na kaya sinapang ni Pangulo ito po? Baka next week, in-announce na kahapon. Ano po makabili po? Yung Archipelagic Sea Day at saka yung Maritime Zone na titulo natin sa ating karagatan. Yan ito ang mensahe na lamang po sa 59 na arawan. Ayon kay Tolentino, hangad nito ang pagsulong ng Santo Tomas City, Batangas at ang patuloy nitong pag-uspong bilang isang maunlad, mapayapa at makabagong pamayanan. Ito ay biniyayaan ang payak na komunidad ng Santo Tomas ng isang pinunong lingkod na magiging mahalagang bahagi ng ating kasaysayan bilang isang liti at bilang isang bayan. Tunay na nararapat lamang na takilain ang mga alaala ni General Malbar, hindi lamang para sa kanyang nangyari ambag sa kalayaan, kung hindi higit para sa karangal ang binigay niya sa ating kalawigan at sa ating lupang sinilangan. Bagamat payak ang pinagmulan, ang buhay ni General Miguel Malbar ay isang matingkat na halimbawa ng pagkabayan at kadakilaan. Ang likas, matalino at katapangan ng mahal nating General ay naging kasangkapan niya sa pagsasakatuparan ng kanyang layuning mamuno sa iba pang mga bayang Pilipino para sa kalayaan ng Pilipinas. Mula sa kanyang pagkakatulong sa Hong Kong hanggang sa makabalik dito sa Pilipinas noong June 15, 1898, bitbitang armas at kagamitan, higit pang nagbigay lakas sa mga revolusyonaryong Pilipino kasama po sa mga tigakabite upang magpatuloy sa pakikibaka at pakikipagdigma. Patunay lamang na ito ay hindi kinitil ng kahirapan at pagkabilanggo ang damdamin ng makabayan ni General Malbar. Bagkos, pinagayag ito ang kanyang diwang bayani at higit pa ang pinag-igting ang pagnanais sa bigyang daya ang kanyang mga kababayan. Maraming kaalaman ang nakatala sa mga aklat ng kasaysayan. Nandito nga po yung museum tungkol sa buhay ni General Malbar. Subalit, nais ko pong bigyan diin sa umagang ito ang kanyang mga payak na tala sa kanyang buhay na bagamat payak ay sumasalamin sa kanyang pagka-Pilipino. Ninais ni si Malbar ay naging bahagi ng himagsika noong 1896 hanggang sa Filipino-American War kung saan siya ang huling general na sumuko sa mga Amerikano noong digmaan. Siya rin ang namuno sa hukbo ng unang Republika ng Pilipinas kasunod ng pagkakadakip kay General Emilio Aguinaldo noong 1901. At ito po si Jay Pamintuan para sa News Feed of the Day. Magandang hapon.